97 years na gumagapang ang bansang to sa bawat Olympics na Diyos ko Lord, ang hirap manalo. Kagaya ni Onyok Velasco na sa Atlanta ay niluto ang laban dahil ang putaragis na suntok ng Fighting Pinoy sa lintik na kalaban binibilang. Fast forward to 2021 kung saan buong mundo ay namamagapa ang bagat na lamunan ay dumayo sa Tokyo ang mga Pinoy na talaga namang bandila natin ang ipinaglalaban. At dito pinakikilala si Hidilyn Diaz, silver medalist sa Rio, gold sa SEA Games, gold sa World Cup, weightlifting ang sports, kaya huwag kang umasang madali dahil nako po sobrang hirap. At maraming lalaki ang malamang aatras dahil sa tindi ng buhat powers ni Hidilyn, siguradong walang mag-aangas. Kaya niyang bumuhat ng barbel, galon ng tubig, bagahe, pempe machine, bakal na pangtorpe, at pati mga batugan sa bahay niyo, isama niyo na dahil siguradong lahat sila mga ngamote. Hidilyn is strong, kaya niya bumuhat ng mabigat, at pati pabigat, siguradong walang ibabat-bat. At sumakay ka pa sa masel-masel niyang balikat dahil kapag tinula kanya paangat, babalibag ang mukha mo at sa sahig ay babakat. Tanungin natin ang gold medalist sa Hayuda, Master Pempe ang pasok. Alam mo Jack, hindi rin biro ang pinagdaanan ni Hidilyn. Pero malakas siya at talaga namang bigatin. Kaya magsilbing leksyon ito sa mga mayayabang. Huwag nang umulit dahil may kasabihan, ang taong malakas man lait, asahan mo pangit. Back to you Jack. Si Hidilyn at ang kanyang gold medal ang simbolo ng Pilipinong atleta na kahit anong hirap at kakapusan sa suporta ay hindi susuko alang-alang sa pangarap at dignidad ng bansa niya. Manatiling leksyon boys and girls dahil sa panahon ngayon, mas mabuting kumayod ng kumayod at isnabi na lang ang mga taong malakas ang kotong. Dahil in the end marirealize mo na lang talaga na kahit anong hirap ang pagdaanan mo, may mga taong manonood lang sa paggapang mo. Kaya tuloy ang kayod at paggapang dahil kapag nagtagumpay ka, siguradong lahat ultimo mga taong tumarantado sa'yo, papalakpakan ka. Good job, Hidilyn! Alright! Alright!